Ang dream interpretation na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang kahulugan kapag napanaginipan mo ang iyong father-in-law na matagal nang patay. Ano ba ang ibig sabihin ng iyong panaginip? Yan ang dapat mong alamin dahil ibabahagi ko sa inyo ngayon ang iba't ibang kahulugan nito. Paalala lamang na ito ay isang general interpretation. Kaya hiniling ko sa inyo na magiging open and receptive sa mga impormasyon na ibabahagi ko sa inyo ngayon. At kung ito ay nag-resonate bawat isa sa inyo, please give us a comment. At huwag niyo din kalimutang mag-like, mag-subscribe at hit and the notification bell para magiging updated kayo lagi. At sana i-follow niyo din ang aking Facebook page, Diray TV at i-share niyo na din. Maraming salamat. Ang pagkakaroon ng panaginip tungkol sa mga tao na patay na ay laging nagdadala sa atin ng kakaibang pakiramdam. At habang masaya tayo na nakikita natin ulit ang mga tao na mahal natin, ito din ay nakakalungkot dahil hindi na natin sila makakasama sa ating present days. Ang pagkakita naman ng imahe ng iyong father-in-law na matagal nang patay sa iyong panaginip ay may maraming kahulugan at maraming interpretasyon. At ito ay nagmumungkahi ng issues involving learning and respect sa imahe ng tao na ito na nag-represent sa iyong buhay. At madalas, ito ay nagdadala sa iyo ng mga balita kung saan ito ay maaari o hindi maganda. Depende sa specific na details na makikita. Ang imahe ng iyong father-in-law na patay na ay pwedeng magpapakita sa iyong panaginip sa iba't ibang paraan. Maaaring siya ay masaya or malungkot. Halimbawa, may mga detalye na importante sa iyo na magkaroon ng malalim na pag-unawa kung ano ang mensahe na gustong iparating sa iyo tungkol sa iyong buhay. Ang pananaw ay mag-vary, pati na din ang kahulugan at interpretasyon. Mga maliliit na detalye tungkol sa pag-uugali ng tao na ito or kung paano niya ipinakita ang kanyang sarili sa iyo. Kung sa iyong panaginip ay nakikita mo ang iyong father-in-law na matagal nang patay na masaya, ang imahe na ito ay nag-indicate na you have been missing the happiness and satisfaction ng nadama mo in your childhood. Naalala mo ito and wish na meron kang pagkakataon na mamuhay na masaya na walang pasan-pasan katulad nung bata ka pa. Baka ito na ang magandang pagkakataon na tingnan mo ang iyong sarili. Take time to enjoy life at isipin mo ang tungkol sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng satisfaction. At kapag naman sa iyong panaginip ay nakikita mo ang iyong father-in-law na patay na malungkot, ang mensahe na ito ay dumating para paalalahanan ka ng isang potential problems. Thus, dumating siya para malaman mo na kailangan mo talagang kausapin ang mga family members para ma-check mo kung okay ba sila lahat. Dahil maaaring ito ay something na wala sa ayos sa mga tao na ito. Siguraduhin mo to assess paano ang mga tao sa iyong family are doing dahil importante na makita mo saan ang problema at maresolba mo ito bago pa ito lumala. Kung sa iyong panaginip ay nakikita mo ang iyong father-in-law na matagal nang patay na nakaburol, ang mensahe na ito ay nagpapakita na maaring ang takot ang pipigil sa iyo na abutin ang iyong mga goal. Ang mensahe na ito ay nagpakita ngayon with purpose na ipakita sa iyo na ang iyong takot cannot shape you sa ganitong paraan. Kaya huwag mong hayaan na ang iyong bad feelings ay mag-hold you back. At kailangan mong harapin ang buhay and pursue your goals. Kung nakikita mo ang imahe ng iyong father-in-law na matagal nang patay sa kabaong at ito ay gumagambala sa iyo, ang vision na ito ay nag-indicate na kailangan mong ingatang mabuti ang iyong health. Ito ay isang importanteng warning sa iyo na dapat mong i-consider at i-evaluate. Huwag mong ipagsawalang bahala ang iyong health as it is one of the most precious asset na meron ka. Dahil kung wala yan, imposibleng makapag-move forward ka sa iyong mga plano. Sana nagustuhan nyo ang dream interpretation na ibinahagi ko sa inyo ngayon at makibahagi na din sa inyong mga opinion at katanungan sa pamamagitan ng pagkomento sa baba. At kung bago ka pa lang sa akin channel ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at hit the notification bell para magiging updated kayo lagi. At sana ay follow nyo din ang aking Facebook page, Diray TV at i-share nyo na din. Maraming salamat, hanggang sa muli, paalam!